Senator Chiz. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Chairman, magiging maikli lang ako para makapagtanong pa iba natin mga kasamahan. Napaiyak si General Dela Rosa. Sabi niyo kanina, hindi kayo si Superman. Katabi niyo si Batman. At least tumawa na kayo, General. General, sir, if I may ask, ano po ba ang ibig sabihin ng restrictive custody na kapangyarihan ng PNP ipataw sa sino mang kawani ninyo na involved sa isang serious na krimen? Your Honor, can I request my Director for Legal Service to answer that question, Your Honor? Mr. Chairman, if I may, that is the power of the Chief PNP to impose restrictive custody on any member of the PNP that has been accused of a serious administrative or during the pendency of a criminal case. Please. Attorney? That is correct, Your Honor. That is the power of the GPNP, the regional director, even the provincial director, to place on restricted limits within the parameters of a camp, regional camp or the provincial camp or the national headquarters, respondents or subjects of the complaints on offenses involving grave misconduct or serious irregularity in the performance of duty. And this can be availed after the filing of the formal complaint. In addition to this, Your Honor, may I add that even after the filing of the formal complaint, and if the evidence of guilt is strong, the remedy of preventive suspension may also be availed by the disciplinary authority. Ang nakalagay po sa batas, restrictive custody during the pendency of a grave administrative case. Hindi po ba may grave administrative case ang mga police na involved dito sa pagpatay kay Mayor Espinosa? Magde-desisyon na nga po kayo by December 23, di ba? Yes, Your Honor. That may be considered a grave misconduct. So the Chief PNP can impose that, shall we say, remedy, restrictive custody sa kanila? Yes, Your Honor, upon filing of the formal complaint. Wala pa bang formal complaint? Kanina pa ho kayo nagdedebate ni Senator Rilon. Maglalabas na nga kayo ng recommendation, di ba? And they are already under investigation, as you said earlier. You are in that stage already. So I reiterate the question, can the Chief PNP impose that sanction on them? Restrictive custody. Hindi lang sa kanila, pati na rin marahil sa mga binanggit na pulis ni Ginoong Espinosa o sino mang mababanggit na pulis ng sino mang drug lord na nangungumpisal. Pwede po ba yan? Sir? Under the law, ha? Yes. Yes, Your Honor. I go back to General Dela Rosa. Sir? Will you impose that sanction on these personnel? I heard you earlier. Ang sinabi niyo po yata ay nirelieve sila sa pwesto nila at iniimbestigahan sila. But have they been placed under restrictive custody or will you place them under restrictive custody given that there is already legal basis for you to do so at this point in time? Yes, Your Honor. Right away after this hearing, Your Honor, I will do that. Thank you, Your Honor. Thank you, General Dela Rosa. Another question for General Dela Rosa. Restrictive custody meaning sa kampo lang sila. Tama ba? Yes, Your Honor. Is that your understanding? Yes, Your Honor. I will confine them at Camp Crame, Your Honor. So within Camp Crame? Yes, Your Honor. Hindi pwedeng umuwi? Yes, Your Honor. Unless kinakailangan talaga, Your Honor, then magpapaalam sa akin, gagawin ko yan at ipapabantayan ko. Sure. That is with respect to the PNP personnel charged under EAS with respect to the killing of Mayor Espinosa. What about General Dela Rosa, yung mga pulis na binanggit? Ang daming binanggit na pulis ni Ginoong Espinosa. Ano po ang magiging procedure doon? EAS muna, at pag may administrative case na sa EAS, restrictive custody ulit. Pwede po bang ganun? Yes, Your Honor. Thank you, General Dela Rosa. Just one more point for General Dela Rosa, Mr. Chairman. Totoo po ba na nasuspende si Colonel Marcos noon sa pwesto niya sa CIDG sa unang bahagi ng taong ito?
O continuous po ba ang serbisyo niya doon mula nung na-assign sa doon? Was he relieved at any point in time earlier this year? Before, itong nirelieve ko siya, Your Honor, finally, mayroon pa akong na-issue order na i-relieve siya. Doon. Kailan po? Nung bumalik sila Colonel Ferro galing sa Abu Dhabi, nung nahuli na nila si Kerwin doon at nakakuha sila ng information, yung sinasabi ni Kerwin na nagbigay siya ng pera kay Colonel Marcos. So sabi ko, decision ko, kailangan lahat ng tao na ginagamit natin sa war on drugs, clean slate tayo, walang tama. So since mayroong information about that, pinisyon ko sa order na relieve sa IDJ, Your Honor. Patay na po si Mayor Espinosa nito. Hindi pa po, Your Honor. Hindi pa. Nakabalik ko si Corbin, patay na yung tatay niya. Tapos na matay yung father niya. First time? Ha? November 5 namatay. Nahudakpan siya. October 17. So hindi pa, Your Honor. Hindi pa. May I ask, Colonel Marcos, have you been continuously serving as CIDJ in Region 8, or was it at any point in time cut? Hindi po ito na-cut, sir, pero yung sinasabi pong suspension ko, I was able to receive a decision coming from NCRPO. It was a case way back 2012 when I was the station commander of Malate. My men were charged, and I was charged with command responsibility. But the decision of the suspension was decided in absentia. Wala. So nasa Region 8 na po kayo? Oo, hindi ako. I was not informed about the case. So nung bumaba po yung decision, nasuspendido na kayo, na-relieve kayo? Pero hindi po ganun ang proseso, sir. Kasi pag nagkaroon po ng decision, kahit po in absentia, at that time that I was informed, I have the right to submit a motion for reconsideration, mm-hmm. in which I did. You did? Yes, sir. So you were never, your service as CIDG Region 8 was never... It was not cut off, sir, because magkakaroon pa uli ng recommendation based on my motion. So hindi nga ho kayo na-relieve o na-suspende ng mga panahon yun? Tuloy-tuloy yun? Based on the suspension, sir, hindi po. Based on any other order? Based po sa order, meron akong order ng CIDG na na-issue na relief, pero it was eventually nullified because of the misunderstanding na yung decision ng NCRPO is final na. Pero hindi pa pala. Hindi pa po yung final because I have to file a motion for reconsideration within 10 days. So may order of relief po kayo na sabi nyo nga, base sa misunderstanding. Anong petsa po yung order of relief? The way I understand it, sir. Ganun. Ano po yung petsa ng order of relief? Hindi ko po matandaan, sir. Anong buwan po? Itong ano lang, October? October yata, sir. Hindi ako sigurado sa date. So, siyempre, nung bumaba yung order of relief, sumunod kayo. Order yun eh. Opo, sir. At nung naliwanagan, bumalik kayo. Yes, it was nullified, sir. Nung na-nullify na, bumalik po kayo. Yes, sir. Anong araw po kayo nakabalik? Actually, it was nullified on the same day, sir. On the same day that you went back? Yes, sir. What date was that, sir? Hindi ko talaga, sir. Pasensya na, hindi ko matandaan, sir, yung petsa. Kindly submit to this committee, sir, as soon as you get to check your records. Yes, sir. Thank you, sir. Kay Ginong Espinosa, Corwin, lahat ng binibigyan mo ng pera na binanggit mo kanina, anong kapalit nun? Kung meron man? Ang kapalit nun po, Your Honor, ay protection. Protection sa mga illegal ko na gawain. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga pulis. Sasabihin sa'yo kung saan yung checkpoint, kailan may checkpoint. Oh, yan. Isa na yan. Ganyan. Ano pa? Oh. Yan po, Your Honor. Ano pa? Hindi huhulihin ang mga tao ko. Hindi nila sasagasaan ang mga tao nagtitinda ng shabu. O magkaroon man ng raid, magtimbre muna sila. Para pagpunta doon, mag-negative na. So yun ang kapalit ng pera, protection? Opo, Your Honor.
sa binanggit mo kanina kaugnay kay Senator De Lima, wala kang nabanggit na protection namang binigay at wala naman siyang protection din mabibigay sa'yo. Meron po akong narinig, Your Honor, kay sabi ni Dayan na protection sa illegal na droga na negosyo ko. Pero sa tinagal-tagal mo nagnenegosyo na, kinailangan mo ba ang proteksyon sa taas na ganong kataas? Di ba ang kailangan mong proteksyon? Pulis. Siguro, Your Honor, kumbaga, kasi hindi naman ako kusang loob na kumontak o humingi ng proteksyon sa sitwasyon na yon. Sila ang kumontak sa akin para so, sa... So ikaw, nagmagandang loob ko na lang. Kumbaga, pera lang to, sige na, baka sakali. Dahil po sa binanggit na pangalan ni Ronnie Dayan po, Your Honor, may pangalan po. So, ano ko na yon, pagkakataon ko na meron akong contact sa taas. Pero walang pagkakataon na nagamit mo yon. Wala pa, Your Honor. Wala. Wala. Wala na. Hindi wala pa. Wala na. Wala na. Napanggit mo rin kanina, walang kinalaman sa droga ang tatay mo. Kung wala siyang kinalaman sa droga, ba't siya papatayin? Siguro sa... Yung... Ano? Sa pananaw ko, siguro yung... Nag-ano na niyong presidente, siguro na takot sila or itong mga taong to ang inaakala nila na hindi na ako mabubuhay kasi ako ang makapagsabi kung ano yung mga ano yung nahitabo nangyayari. Opera Corbin, ang hindi ko maunawaan, ang kumbaga kung pelikula to, kwentong comics to, papatayin yung tatay mo kasi may affidavit siyang ginawa na pinapangalanan yung iba't ibang personalidad. Subalit hanggat hindi pa siya nakakatestigo sa korte, walang halaga yung affidavit niya. Kumbaga, lead lang yon sa parte ng pulis. Pero ikaw mismo nagsabi kanina na hindi totoo yung affidavit ng tatay mo. Oo, tama, Your Honor. So anong motibo o dahilan para patayin siya? Hindi ko makita yung angulo. Siguro sa sarili ko lang idea, Your Honor, ginawa yon para hindi ako kakanta kung sino man yung mga na-involved sa drug trade ko. Hindi ba dapat ikaw yung patayin at hindi yung tatay mong sabi mo nga walang kinalaman sa droga? Nasa abroad ako, Your Honor. Lumayas po ako. So para takutin ka lang yon? Parang ganun na siguro, Your Honor. Dagdag pa siguro doon, kaugnay pa rin ang sa tatay mo. Ayon kay Pangulong Duterte, kung tama ang pagkakabasa ko sa report ng media, meron di umano siya mahigit 5 bilyon sa iba't ibang account, sa iba't ibang banko. Ang? Sa'yo ba yon o sa tatay mo o kanino ba yon? Hindi naman po yan totoo, Your Honor. So magkano lang? Ang ano, Your Honor, ang... Kung tama ang pagkakaalala ko, 5.1 billion di umano ang binanggit o nabanggit. Tama po ba, General Dela Rosa? Nung nireklamo ni Pangulong Duterte sa AMLAC, yung di umano malaking perang involved sa droga, na wala man lang silang ginagawa o sinasabi. Tama po ba yung 5.1? Parang ganun, Your Honor, yung narinig ko, Your Honor. 5.1? Yes, Your Honor. Nasa tatay mo daw, o sa'yo, o sa inyong dalawa, may ganun nga ba? Wala po kaming ganong kalaking pera na umabot ng bilyon. Magkano ang pera nyo sa banko, sa iba't ibang accounts, kung pwede mo sabihin? Sa ngayon... Ha? Hindi ko muna masagot sa ngayon kasi... Your Honor, if I may. Please, sir. Please, ma'am. Valerino, Attorney Valerino? Villarino po. Villarino.
we would like to ask that Kerwin will not answer that question, particularly, Your Honor, because... If that is the case, ma'am, you can just advise Kerwin. You don't need to explain in this hearing. Just advise him not to answer. Thank you, Your Honor. General Dela Rosa, you wanted to say something? Your Honor, I would like to explain that yung sinasabi ni President Duterte na ganong kalaki na pera na involved sa drug trade, Your Honor, hindi lang po yung puro kay Kerwin, Your Honor. A portion lang doon sa kanila, maliit lang yung sinasabi na financial investigation na ginagawa ngayon ng PNP at also yung NBI may ginagawa. Halos pangkalahatan na yun, Your Honor. Karamihan doon is pera na wapasok dyan sa binundo, Your Honor. Yan yung sa kanya, maliit lang po yun, Your Honor. So hindi sa kanya? Hindi sa kanya, Your Honor. Kunti lang yan sa kanya, Your Honor. Meron pang mas malaki pa ibang mga involved. Thank you, General Dela Rosa. Mr. Chairman, just a few more questions to Secretary Aguirre. Secretary Aguirre, out of curiosity, as a lawyer, and you're an older and more seasoned lawyer than I am, yung mga pulis na tumanggap ng protection money na ayon kay Kerwin ay binibigyan niya ng regular, kung totoo po yun, at mapapatunayan niya, ano po ang kasong pwedeng isang pang-kriminal laban sa kanila? Hey, violation po yun ng Dangerous Drugs Act. Under, I think, Section 5. Which being is? Being a protector of a drug trader or drug lord. So, pag tumanggap ka po ng pera, protector ka na agad? Because that's the reason why the money is being given to you. So that there will be protection in his trade. Should there be overt acts of such protection? I think it's no longer necessary. Paano pag inestapa siya? Meaning, tumanggap ng pera galing sa kanya, pero hindi naman siya pinrotektahan. Nung may checkpoint, hinuli naman. So nagreklamo si Kerwin. Sabihin niya, ba't mo kayo hinuli? Di ba, meron ka? Sabihin niya, hindi kasi nakalusot eh. Hindi ko nalaman eh. I think it's material already whether the government official, the protector, is going to fulfill his promise or not. As long as there was an agreement. This would not fall under the anti-graft law? It could also. In addition to? In addition. There could be two cases. As a matter of fact, in the several cases, the four cases filed before the DOJ in connection with this illegal drug trade, the laws violated, according to the complainants, are the Dangerous Drugs Act, in the anti-graft, the revised penal code, and of course the administrative aspect of these cases. Are you in similar fashion, Secretary Aguirre, investigating all of the police officers mentioned by Mr. Kerwin Espinosa with the same fervor? That's what the NBI did with respect to the case filed by them. I believe that should be done also here. By the NBI or by your office? Medyo kompleto naman. Well, there must be a complaint filed by the NBI or by the police. We have a concurrent jurisdiction with the Ombudsman and with the DOJ. But the complainants elected to file the four cases with the Department of Justice. Mr. Secretary, just one more point. Sinabi sa House, napunod ko sa TV, binibigyan daw nila ng immunity yung mga testigong tumetestigo doon dahil nag-order na raw ang speaker. May I ask you, what is the legal basis of such order giving immunity, if any? I think this is Section 4 of Republic Act Number 1681, an act providing for a witness protection. Mr. Secretary, I'm familiar with the law. If that's your basis, my question is, under that law, the Speaker and Senate President may recommend to the Secretary of Justice the admission of any person to the program. Magre-recommend po lamang sila. You can say yes or no. Now, during the hearing, I distinctly remember, you were there. And the House member said,
the Speaker has already approved his immunity. My understanding of the law is, and you were there. Yes, Mr. Chair. My understanding of the law is, when the Speaker or Senate President recommends, it will go through the board, headed by the Secretary of Justice. The former Secretary of Justice is nodding his head, Senator Rilon. And I have one more former Secretary of Justice to my left. And then you will now decide whether or not to admit him. And under the WPP law, such admission will have the effect of either excluding him in the information, or if one has been filed, your prosecutor will seek his exclusion via being a state witness with the consent or permission of the court. But you must issue a certification of such admission to the WPP. At that time, Mr. Secretary, based on what I saw on TV, wala pa naman hong certification kayo. In fact, you did not answer with respect to your admission. I forget if it's only the Secretary or if it's a board that decides it. The Secretary. If the Secretary decides to admit, the DOJ must issue a certification of their admission to the WPP program. And that's the only time everything will attach. If that is the case, may I ask, was such a certification issued before their testimonies were given? And number two, if not, how would you perceive it or see it? If the testimonies were given before admission to the program, will it have a retroactive effect? Mr. Chair? Yes, please. Mr. Chair, we did give a certification. Those witnesses had certification from the Witness Protection Program. They were placed already under the Witness Protection Program. And all of them were approved or were recommended, favorably recommended by the Speaker of the House. And the approval came after their testimony or before? Before you, Your Honor. Kindly furnish us, Mr. Secretary, just for the peace of mind too of those who testified in the House, kindly furnish us with that certification. I'm sure you have a copy. If indeed the dates came before. We will do that, Mr. Chair. Mr. Senator. You have to forgive me, Mr. Secretary, because I remember distinctly at that time, the Speaker's recommendation came on the heels of the testimony of one of the witnesses just before he testified. So I would presume, if the recommendation, kung may nitinit pa yung recommendation, edi siguro naman ho, pupunta muna sa opisina, mag-i-issue ng certification, inandun ho kayo eh. So can we get a copy of that certification, sir? We will do, Mr. Chair. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr.